Di ba, diabetes, ang problema dyan, yung mga ugat kumikipot. So, pagkipot ng ugat, ang daloy ng dugo, babaliliko konti, lalo na sa paa. Pangalawa, yung oxygen ng dahil dyan, sa pagkipot ng ugat, tapos decrease ng blood flow sa lower extremities, so hindi maganda yung nutrition. Tapos, nagkasugat ka. Hindi mo nararamdaman na may sugat, di ba pag may sugat, masakit. Hindi mo mararamdaman yung sakit kasi complication ng diabetes, neuropathy. Numbness. Manhid. Oo, namamanhid. So, wala ka ng pakiramdam. May sugat ka, hindi mo nararamdaman, walang daloy ng dugo, mabubulok yung tissues. Tapos yung hanggang sa mag-i-infection siya, no? Yung infection, hindi nalalabanan ng katawan. So, pag hindi nalalabanan ng katawan, palalim ng palalim yung infection, aabot na sa buto. Palalim hanggang muscle. So ganoon pala yun, Do, kasi alam mo yung kwento ng CS natin, nagkasukot lang siya sa talampakan, tapos eto pa, nilihim niya yun sa family niya. Kaya nga, niya. Hindi alam ng family niya na meron siyang sugat sa talampakan, and nung nalaman ng family maitim niya, na. Malala na. Mm-hmm. Oo. Nung nagpa-hospital sila, ayun na nga, ang recommendation ng doktor is for amputation na siya. Actually, I'm sure Miss Kishe, hindi niya naiisip. Naku, gangrene ng pala to. Kasi ang alam lang niya, maitim yung sugat niya. Hindi niya nararamdaman. Oh. Naku, nakakatakot naman talaga. Kahit ako natakot na magkaroon ng diabetes. And syempre, kailangan alagaan natin yung ating kalusugan para hindi tayo magkaroon ng gangrene. Mm-hmm. Actually, unang-una dyan, dapat i-control mo yung diabetes mo. Kasi hindi ka naman mag-gangrene, hindi ka mag-neuropathy, hindi ka na magkakaroon ng vascular problem o mga problema sa ugat kung mababa ang blood sugar mo. Diba? O nandun na tayo, may diabetes ka, may paraan para pababain yan, diba? Para mapigilan ang gangrene.